Welcome back again to my channel! And may kasama na naman tayo. Nandito na naman nga ako sa bahay nila dahil may occasion. Dahil... It's my birthday! Yay! Yay! Birthday ko na, so 10 years old na ako ngayon. For today's video, ang gagawin natin ay magluluto tayo ng carbonara! So, isa-isay natin guys yung mga ingredients and kung paano siya gagawin. Yan. So, step by step, gagawin natin siya. So, simulan natin kung ano yung mga ingredients na gagamitin natin. So, first ay, syempre, itong Jolly Mushroom. Next. And then, tatlong Nestle All-Purpose Cream. Then, next is Eden Cheese. Eden Cheese. Then, ito yung noodles na gagamitin natin. Noodles. Katulad ng buhok ni Tanon. Noodles na to ay 1 kilo. And then, Parmesan. Parmesan. Then, Alaska Evaporada. Alaska Evaporada. And Basil. Ay, Basil! Basil Valdez! Huh? Basil! Ay, Basil pala. Basil leaves. Basil leaves. And, syempre, bawang. And Jolly Bacon. Holiday Bacon. Yan, isa-isa na namin yung mga ingredients. And mamaya, papakitanin namin sa inyo kung paano siya lulutuin. So, yan guys. Sisimulan natin. Ilaga yung noodles. And then, isusunod natin natin kung paano gagawin yung sauce. Yan. So, tara na, tara na. Simulan na natin. So, lalagyan natin siya ng konting mantika para hindi magdikit-dikit yung noodles. And then asin para magkalasa naman yung noodles kahit papayo. Habang naghihintay tayong kumulo yung tubig na paglalagyan natin ng noodles, i-ready na din natin, ipe-prepare natin yung sauce ng carbonara. So yan, papakita ko na sa inyo itong experiment na mangyayarin to. So good luck sa kakain mamaya. Yan. Bukulo na siya, so ilalagay na natin yung noodles para lumambot na siya. Yan. Ang gagamitin natin. So, nailagay na natin yung noodles. Then, hintayin na lang natin siyang lumambot. Yung pagpapakulo or pagpapalambot, depende. Hindi ko siya inoorasan. Diba? Ang galing ko. Ako tinatansya ko lang siya, guys. Depende kung malambot na nga siya. Tansya-tansya lang. So, yan. Habang naghihintay niyan, magsisimula na tayo magluto ng sauce. So, first step, syempre, lalagyan natin siya ng butter. Butter niya ay dairy cream. Itong mushroom. Next ay itong bacon. So, next ay bawang. Hinuli namin guys yung bawang kasi baka masunog siya. Pero dapat talaga diba pinapabrown siya. Pero mas pinili namin na wag na lang siya masyadong matutong.
Lalagyan na din namin siya ng basil leaves para magkalasa na siya. And I just took a bath. And now, hindi nila sinabi sa akin na nagluluto na pala sila ng carbonara. So, naisipan ko na lang bumaba. Bango na. Nga, bango. So, lalagyan na namin siya na Nestle cream. So, lalagyan na natin siya na Alaska Evaporada. Lalagyan na natin siya ng asin. So, lalagyan natin siya ng Parmesan. Pero nasa inyo guys kung gusto niyo siyang lagyan or hindi. Pero nakakatulong kasi siya para lumapot. So, lagyan natin siya. Ito ako. Lagyan na natin siya ng cheese na konti. Na ginawa ng batang yun. Eh, syempre, nag-ano ako, nag-base pa ako. Diba? Salamat nga kayo, may gumawa. Thank you. May point ako, pasalamat na may gumawa nito habang nagluluto sila, kundi mas nakakatagal. Sunog na yung buhok mo! Ay. At least, may point din naman ako. Kasi... Kasi... Habang nagluluto sila, ako nagtad-tad, nag-cheese. So, para hindi sila... Ano ba tong camera na to? So, para hindi sila matagalan, ako na lang. So, ako pa talaga sisisihin nila. Eh, first time ko, syempre, magtad-tad ng cheese. Ano sa tag? Lung natin sa bala kayo dyan. Sinahalo na natin siya. Tapos na natin. Halo-halo na lang. Pinaghalo na natin yung noodles. Tapos na natin, di ba yung buhok ko nandiyan. So, tapos na natin lutuin yung, pinaghalo na natin yung pasta at yung sauce. Ngayon, yung bacon, ipiprito natin para itatapin siya sa taas. So, yun yung next na gagawin ko. Magpiprito ako ng bacon. Lagyan ulit natin siya ng konting butter. Yan guys. So tapos na natin. Ito transfer na natin dito sa lalagyan yung naluto natin.
Ayan, tapos na natin lutuin yung carbonara. Diba, pinakita ko naman na sa inyo yung picture, yung video, yung finished product. And sana, diba, magustuhan ng bisita. And medyo nagda-dry na siya. Pero sa tingin ko, okay pa naman yung lasa. So, sana sa manonood dyan, nakatulong sa inyo or makakatulong sa inyo sa pag-prepare nyo din ng carbonara next time na gusto nyo gumawa ng carbonaras. Ang ginawa namin pala, kaya medyo hindi siya ganun lumapot kasi nga, water yung dinagdag namin. Pero, pwede nyo din gawin fresh milk yung ilalagay nyo instead of water. Pero, so far naman, naging maganda naman yung resulta. Sisirain ko yung video mo. Ano, masarap ba? Sisirain ko video. Ano masabi mo sa lasa? Sarap! Yan, so masarap daw. So, sana, guys, share nyo lang guys para sa mga willing din gumawa ng carbonara, makatulong din. So, sinan ko video mo. Don't forget to like, comment, share, subscribe, and bell button. So, yun lang. Salamat. Sisiraan ko video mo. Bye! Bye-bye!